Hello again mga Earthlings, welcome ulit sa gaming section ng aking YT channel. Alright! So, third video na ito ng Axie Origins for Season 4 na. Season 4 na tayo. So, back damage team pa rin ang i-highlights natin. Pero, i-introduce na natin ang iba pang mga teams. Okay, nandiyan ang Glorious Team at Topaz Teams. Ang Topaz Teams, ayan, makikita niyo talaga sa leaderboards yan. Kay 1.37. Alright. So, what are we waiting for? Let's do this! Yo! Okay, first game tayo. Ayan, nakikita natin. Ayan, Glorious agad ang kalaban natin. Okay, so Glorious, ayan niya. So, energy fragments niya. Kada attack niya, wala siyang energy fragment. Pero, yung attack mismo, ayan, tumataas ng 10% base damage, diba? So, ayan. So, lagay muna tayo ng isang pangharang, pangsalo. Pero kahit pa sa lulang yun, tumataas yung attack nila. Yung Glorious, pag umatak yan ng isang card, damay yung ibang card ng pang-attack. Hindi kagaya ng Nutcracker, yung single Nutcracker yun. Yung mga Nutcracker cards lang. Yan. Okay, so wala tayong pagdata to. So, energy lang. Ay, malas. Kung mas maganda kung dalawa, tatangan para dalawang energy products. Bibigay yan yung Nutcracker, yung Android for a card. So, binato niya yung 104, so Nutcracker ability plus 10, tapos plus Glorious, siguro papalo na ng 120 yung Nutcracker niya. Grabe. Okay. Ayun, 123 no, yung isang Nutcracker card pa niya. So, ibato niya yan, plus 10 ulit, then plus 10, so tapos sakit. Dipinsa, sabi ni Sakuragi. Ayan, okay, lumabas na yung Innocent Love. Siyempre, kukopihin natin ang Serastes. Ang panlaban sa Glorious yung Serastes. So Glorious kasi is gumawa siya doon i-heal. Ayan. Kaya attack lang ng attack lang para maka-finish agad yung game. Ayan, oh. Ayan, inuuna na yung backline ko. So, kung ang depensa ako yung backline. So, salamat at meron ako nakuha ang tatlong cocoon dahil sa pupay, nabasan niya. Okay, copy agad ng Innocent Love at meron ako ng tatlong copy na sa Rastus na mabilis sa Omega Jam. Okay. At nakaabang ang star show niya, ayan yung pag na-hinti na lang yung buhay ng Axie, no? Sure kill yun. Yun, ayan, namumula na siya. Tapos heal sa likod at syempre panggulay tayo ng Robin at naka-attack. So yung Robin kapag naka-attack ka, nag-stack siya ng points, 3 points. So, kapag namatay yung Robin, lahat ng stack niya, madadamage yung naka-attack. So 3 lang na ipin ko. May mga ganong axicom yung Robin. Stacks. Okay, siguro kaya na natin itong harap na ito. Bam! Isa pa. Bam! Okay. So, naka-hermit yung front natin. At naka-interstack. Pag inatake niya yan. Ayun o, grabe. Sakit na, no? Mga kalaw. Walang damage. Okay, wala na siya pang attack. Lagyan ng Serastes itong likod, pwede na yan. Tapos depensahan ko yung likod. Ayan. And then, okay, hindi na natin yan. Siyempre, lalagyan natin. Oh, okay. Surrender. Okay, very good. Okay, so second game tayo. Glorious na naman. So, ito yung perfect na Glorious na team. So, ayan. Nandyan po, may kita nyo. Ayan, 1, 2, 3. 1, 2, 3 na nakaka. At si Little Branch. 30 damage niya at si hindi ko na yan. So, nasa gitna yung beast niya at meron dalawang plant. So, ito talaga yung magandang cop para sa Glorious. So, bakit? Meron tayong
Ayan, nakikita ng cactus. Ayan, para ma-divert niya yung attack papunta sa likod niya. Hindi mag-sustain ng high damage yung front. So, ganyan ang composition ng Glorious Beast sa Season 4. So, ang mali niya, hindi ako masyado umaka-attack. Ayan, back damage team ako eh. So, ayan, tumihira mo siya na beast. Ayan, ang Kraken. Ayan, 72. Mamaya, pagdalo ko, 99. Ayun, napunot niya si another Nutcracker. Kinip niya yung Little Branch na 157 ang damage. Grabe, sakit. Okay, buti na rin napunot yung Hermit. Si Lastes. Shield. Si Lastes at Hermit. Salo ko lahat yan. Bam! Okay, damage. Okay, yun na naman. So, hindi mag-sustain ang damage yung sa Hermit masyado. So, pag-alaman naman dito is tawagin natin si Innocent Love and another copy ng si Rastes and Hell at okay, si Rastes. Hindi na tayo maglalagay ng ano ng one pick. Huwag mo natin gamitin kahit power card yan. Okay? So, ang atake kasi ng axiom niya is front. So, hindi na tumatala na. Diba? Alagaan natin yung front. Kaya, pwede na lang kung masyadong atake si so, meron din akong taunt. Ayun ay galing sa charm. Ayan. Para ma-diverge yung attack. Gaya niya. Konti na lang buhay ng fraxi ko. Mapupunta sa likod ng attack na yun. Pero one turn lang. One turn. Para ma-save natin. Para umikot yung cards at makakabon natin yung mayroon cards. Para ma-depensahan. Ayan. Kagaya yung sinasabi ko si Hermit. Ayan. Pupay. Hermit. Tapos, at maglalagay tayo ng heal na siguro. Ayan, okay, heal. Okay. Ayan na, paparo na siya. Paparo yan, paparo yan, paparo. Ayan, kailangan nang iparo yan para tumaas yung damage niya. Ayan, kasi ang problema, nagbaback damage siya. Uy, yun, nabunod ko ulit si Hermit. Lugi ka na. Ayan, so, Hermit. Si Rastes, palagay tayo. Hindi natin kung makatakihin niya. Makatakihin niya. Nagamit pa siya ng beast. Nagamit pa siya ng beast. Okay, hindi na gumamit. Hindi ko gumamit. Hindi gumamit. So, ang buhay ng beast na is 99. At meron tayong Indian Star. At may si Rastes na naman tayo. Okay. Okay. And si Rastes. At kill na lang si Nero. Ayan. Okay. So, meron tayong si Rastes and 65 damage na Intel Stats. 85, 65, boom! Okay, nawala sa mapa. Nawala sa mapa yung beast niya. Eh, ilan ba naman yun? 65 tsaka 85 pag samahin mo. Okay. Okay, third game tayo. Wow, mukha na bago ang lineup. So, Topaz. Ayan. So, hindi naman ito yung Topaz Infinity, ah. Masakit yung Topaz Infinity, pero parang slight lang siya. Ayan. So, Topaz, yung ginagawa ng Topaz, ayan, nilabas agad yan. So, meron siyang Nemo. So, mga Nemo cards ay nagdadagdag ng energy fragments at nagbabanish siya. So, ang power naman ng Topaz, lahat ng banish, lahat ng damage niya buwabase sa banish deck niya or sa banish pile niya. Ayan. Okay, so ang gagawin natin, hindi mo masakit to kasi ano eh, sa isang axe merong 6 parts. So, tatlo yan. So, 18 cards po lahat yan. So, nabawasan siya ng dalawa dahil na discard niya na yung or nabanish niya na yung Nemo. So, meron siyang Innocent Love kagaya po ng sa akin. So, magbabanish din po yung mana. Ayan, ginamit ko na si Innocent Love. So, magbabanish din yan. So, 4. Dalawa part ng Innocent Love niya. So, magbabanish din yan. So, minus 4. Tapos, yun, ayan. Ay, ginamit niya. So, sasabihin ko pa lang sana yung nagre-retain kasi yung leaf bug. So, kung na-retain niya ng matagal na matagal, yung iikot lang is 13 cards. Ayan. Okay, since na ginamit niya na, so, iikot yung 14 cards sa deck at sa hands niya. Okay. Okay, ayan na yung Innocent Love.
ang copy ni Nemo, and then gamitin niya si Nemo at magdadagdag siya ng energy fragments. Ang bilis ng produce nito. Okay. So, kailangan lang niya makapag... Ayan, oh. Masakit yung palo. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, depensa tayo sa harap. Dahil hindi naman tumatalon yung topas niya. Wala naman siya nilagay na chan para tumalon. Okay. Tagasalo ng isang attack. Si Robin. Ayan. Okay. Ayan, meron siyang pigeon. Tinatawag. Pigeon post. Ayan. Ay, hindi niya naiba to. Okay. So, attack tayo. Kailangan makabawas na tayo ng isang ano, isang topas kahit papano. Okay, tatlo. Oh, 153. Grabe. 163. Grabe yung mga attack niya. Ayan, kita niyo yun? Ayan, 140. Diba? Okay, so kailangan natin mabawasan ito. Okay. Okay, bawas na yung isa. And then, maglagay tayo na wala, mamatay na itong harap. Kapag nilagyan natin ng Cerastus yan at namatay, wala pong back damage yung mangyayari. Ayan. Ayun, wala na. Hindi na nakinaya. Okay, so, lagam siya ng pure water. Yung pure water, nagbabanish din po yan. So, mapupunta sa banish pile. So, kaya... ang mayari, kaya umabot ng ganun yung ano, yung damage ni Topaz. Okay. And so may kita niyo sa taas. Ayan, yung pot na yan. So 11 na po yung laman. So 11. May multiplier po yan kung ilan po yung laman. That time sa season 4 is nasa times 15 po yata. Ayan, times 15. May times 15 per stack. So, ang maximum yata is 10. So, 150. Tapos, plus yung damage mismo ni Topaz. 32. Ayan, 32. Okay. Naka-back damage tayo doon. Ako, garag tayo nito. Yun, oh, 170. Grabe, oh. 170. Pumapalo ng 170. Tapos, 1 energy lang. Grabe. Okay. Bawasan natin to at maglagay tayo ng Cerastus. Isang Cerastus pa at shield. Ayan, 1 Cerastus, 85 times 2 natin. So, 170 back damage yan. Plus pa yung shell shock na effect. So, 15-15. Kada may nag-activate na siya, secret sa Axe ko. Ayun, okay. 51 na lang siya. Kaya-kaya na natin yung 51. Okay, isang espada lang ni Panday. Ayan, and then, Kotaro. Ay, hindi na. Hindi na ako nakatira na kayo, Kotaro. Okay, okay, very good, very good. Okay, mga Earthlings. Maraming salamat for watching Lord Nimroid Gaming Channel. Alright. Small time you spend watching my videos means a lot to me. You know that? Like, lots. Sorry. Happy lang kasi. And if you are new to my channel, kindly hit that subscribe button para mapabilis ang ating giveaways. So until next time, mga Earthlings, alright!